Hello guys, mga ka-OFW. Gaya ng sinabi ko, na ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa buhay-buhay nating mga kapwa ko OFW. At sana huwag po kayong magagalit kung ano man ang masasabi ko rito. Dahil ito naman po ay pansarili ko lang pong opinion. Kaya ipinapauna ko na siya gaya ng sinabi ko na sa inyo kanina. Kanya-kanya sa sariling mga buhay at bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang istorya ng buhay bilang isang OFW. Itong aking tatalakay lang naman ay kaya ito kung mga sasabihin ko dito ay tungkol sa sarili ko lang opinion na pwede po kayong magkomento o pwede po kayong sumangayon o pwede rin namang hindi. Nasa sa inyo po yun. Ang layunin ko lang naman pong ito sa aking may lalahad o ikikwento rito ay nagbabaka sakali akong may matutunan tayo o kahit konti na aral sa aking mga sasabihin dito. Muli, pinapauna ko sa inyo, ito po ay pansarili ko lang opinion at hindi ko po sinasabi 100% ay makakatulong o depende po sa magiging epekto sa inyo sa mga manonood. Depende po sa inyong pag-unawa. Kaya kasihan po sana tayo ng Panginoong Diyos para sana po ay maging malawak ang ating pangunawa sa ating mga maririnig sa mga susunod ko pang sasabihin sa ating tatalakayin isyo. Sapagkat ito po ay tungkol po sa buhay nating mga OFW, kaya alam ko pong medyo masilan to. Kaya katunayan, ayoko sanang itapik ito dito sa aking video na to, kaya lang napag-isip-isip kong baka sakali lang naman makatulong o kung hindi naman pabayaan na lang natin, kumbaga didmahin na lang natin ika nga nila. Diba? Ito, okay guys, umpisa na tayo ngayon. Sa napapansin ko kasi kahit na sa idolo kong si Rapid Tolpo in Action ay madalas, lalo na itong mga nakaraang taon, kahit nung mga matagal na niya ng videos o mga reklamo na nakarating sa kanya, ay kadalasan ay tila baga nauusong maraming mga OFW ang naluloko o nasisira ang pamilya, mga pamilya. Kaya yun po ang aking gusto kong talakayin dito sa aking munting vlog na ito, mga kaibigan, mga kapatid at mga ka-OFW ko. Alam niyo po ba ang aking sasabihin dito guys ay hindi naman porke ako ay OFW rin ay lahat na lang yung pabor para sa ating mga kagaya nating OFW. Kaya magiging patas po ako rito. Gusto ko pong talakayin yung kung bakit nga ba nangyayari ang mas madalas na nasisira o sabihin rather na naluloko ang OFW or hindi man lahat ay maraming nasisira. Ginagawa mo! Kaya nakatawag sa akin ang pansin para talakayin ito. Una, para sa aking sariling opinion, kung bakit madalas ito, tama yung laging sinasabi ni Idol Rapitol po. Tayo pong lahat ng mga OFW ay napaka-vulnerable sa larangan ng tukso. Paano masabi? So, bakit ka mo? Tayo po lagi dito ay unang-una dahilan ay malayo po tayo sa ating mga pamilya o mga mahal sa buhay. Kaya tayo po ay laging sabik sa ika nga nila ay care o kumbaga hindi man physical na pag-alaga, yung pakitaan man lang tayo ng pagkalinga sa kahit sa pamagitan na lang ng chat. Dahil alam niyo po ba guys, lalong-lalo na doon sa mga pamilya ng may mga kapamilyang OFW, alam niyo po ba kung gaano kahalaga sa isang OFW ang isang kahit simpleng text lang na pangumusta, text o chat sa inyong mga kapamilyang OFW, ay napakalaking bagay na po ito. Napakalaking kasiyahan na po ang dulot nito sa ating mga OFW. Dahil ramdam ko po yan. Parang kumbaga ika nga nila, buo na ang araw ko makita ko lang na kahit na may isang chat lang ating pamilya. Kasi aminin man natin sa hindi,
kadalasan sabi nga ng mga nababasa kong madalas sa comment ng mga OFW sa Facebook, kadalasan nagiging palasak ng problema sa pamilya natin, sa mga pamilya na iiwan sa Pilipinas. Hindi ko naman nila lahat, pero mayroon talagang ganun na magchat-chat lang daw kung kailan malapit ng sahod at makukumusta, kung magtatanong kung naipadala na ba ang pera. At pagkatapos daw chat ay wala na, kalimutan na uli. Pagdating uli ng katapusan, saka lang uli magchat-chat at tatanungin na naman uli. Ganun lang uli lagi ang cycle ng buhay kung nagpadala na o hindi. Huwag ganun, dapat hindi po ganun. May padala man o hindi, oras man ang padala o hindi. Kung kaya rin lang naman sana na regular ang komunikasyon nyo sa inyong kapamilya, sa na OFW sa ibang bansa, ay napakalaking tulong po para hindi po masira ang isang pamilya, lalong-lalo na po sa mga may mag-asawa o mag-syota, brother. O kahit sa walang asawa, napakalaking bagay ang isang chat po kung gusto lang ng mga kamag-anak. Dahil totoo po, aminin ko, napakalungkot po ang buhay. Talaga ng OFW. Kaya nga po, vulnerable sila sa tukso. Kasi karamihan sa kanila, sa Facebook na lang umaasa, dahil doon man lang tumingin na lang sila makakita ng mga kababayan sa mga post nila. At doon na lang sila, kadalasan sila nakikibalita. Kaya lang, ang Facebook naman ay dalawang klase, nakakatulong at nakakasira. Kasi kadalasan, yung iba sa Facebook rin nagkakakilala, nagsisimula lang sa hi, simpleng hi, hanggang sa nagkaroon ng komunikasyon. At sabi nga nila, mas may panahon pang makipag-chat o komunikasyon ang mga OFW sa kapwa-OFW kaysa sa sarili-sarili nating pamilya. Although, intindihin din natin ang ating pamilya na siguro sa kanila kaya hindi sila makapag-chat, wala silang wifi o net gaya sa atin ng mga OFW na nandito sa ibang bansa. Pero hindi naman yung rason para hindi sana sila makapag-umusta. Hindi naman dapat araw-araw ay walang-wala talaga. Sana man lang kahit once a week, pwede na yun. Ito ang mga dahilan, pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang pamilya ng isang OFW. Number one talaga, lack of communication. Kulang sa communication ang bawat isa. Kasi kung may communication lang ang bawat isa, hindi na maghahanap yan ng atensyon sa iba. Hindi na yan magkakaroon ng panahon para makipag-chat kung kani-kanino. Dahil aminin ko, isa rin akong guilty dyan ng mga panahon ng first one year ko dito sa ibang bansa bilang isang OFW. Naranasan ko rin makipag-chat kung kani-kanino para lang malibang ako at maiwasan ang pag-musik na sinasabi nila. Dahil halos sasabog ang utak mo, kaisip, lalo na sa kagaya kong first timer lang na nakarating ng ibang bansa. Halos sa loob ng first day to 6 months, kahit weekly ang diop namin eh, na hindi ko ginagamit ang diop ko, hindi ako lumalabas ng kwarto. Dahil takot nga ako mawala. Nakakatawa nga. Takot pa ako mawala sa dito, sa bansang ito, kinalalagyan ko ngayon. At wala pa akong makakilala noon. Kaya wala akong iniisip noon, kundi ang makausap ko malang sana, na kumusta ang aking pamilya sa Pilipinas. Katunayan eh, tinitingala ko pang langit, hinahanap ko yung tatlong star, yung tinatawag ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ganun na ako katindi ang homesick ko nung araw, nung first year ko dito sa bilang sa OFW. Kundo kahit ngayon eh, matagal na ako, mag-siyam na taon na, ganun pa rin na homesick pa rin ako. Normal yun sa ating mga OFW na kahit gaano ka katagal, ma-homesick at ma-homesick ka. Kaya hindi ko rin masisi yung mga kapwa ko OFW kung bakit minsan naliligaw ng landas, dahil marami silang mga binibigay na kanya-kanyang dahilan. Katulad ng wala na daw panahon nung tinanong ko yung isang kasama ko, wala raw halos panahon sa kanyang asawa. Nakumustahin man lang siya o ano na ba. Basta't kadalasan lang, yun ang regular nga na text lang o chat sa kanya.
3 katapusan. Minsan kadalasan pa nga daw na hindi man lang daw mag-reply kung natanggap na o hindi yung pera. Ay, kung hindi pa niya tawagan o chat. Kaya siyempre sumasama ang loob niya. Yun, madalas pag pinasukan niya ng tukso, madali nung matukso yung mga ganong sitwasyon ng OFW. Kaya marami talaga ang sisirang pamilya. Ang iba naman, ang may rason naman ay yung pagiging, sabi nga nila, macho image. Kasi aminin mo natin sa hindi, karamihan ng mga lalaki, hindi ko naman nila lahat. Eh parang ang tingin nila, macho sila pag maraming babae. Which is mali sa isang aspetong bilang isang marangal lalaki. Kaya lang, naging kultura na kasi yan ng karamihang lalaki na macho ang tingin nila pag ikaw ay nakapagbilang ng maraming babae. Na dapat ay hindi naman sana. Dahil na maling-mali. At marami pa akong nakikitang kwento dito ng buhay bilang isang public driver. Nakakakwentuhan ko mismo ang aking mga kababayan. Minsan, nag-share din ang buhay nila habang ako ay nagmamaneho. Na katulad ng kanyang isa pa nga daw eh, mismo kasama niya rito na dito pareho mag-asawa ay nagagawa pa rin magloko. Kaya minsan meron talagang nasa tao na lang talaga. Kaya dahil number one talaga para maiwasan to, unang-una lagi tayo dapat tatawag sa Panginoong Diyos. Dahil kung wala tayong guidance ng Panginoong Diyos, napakadali nating matukso sa mga bagay na ganyan. Sa mga bagay na tukso. Kaya ako nagpapasalamat ako na kahit hindi ako pinaniniwalaan ng asawa ko mismo, dahil ginagaya niya ako sa laging kasabihan daw na basta OFW, imposibleng walang babae. Dahil kung babae naman, imposibleng wala lalaki daw. Ay pinaupaya ko na yun sa kanya. Basta ang para sa akin, malinis ang konsensya ko. At nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos na kaya ko lang yun dahil sa tulong din niya, sa tulong ng Panginoong Diyos. Although inaamin ko, nagmuntik-muntikan na rin ako matukso bilang isang tao. Ano mga panahon nung unang isang taong ko pa lang. Naranasan ko ng lahat halos ng babae din eh, sinachat ko lahat ng makita kong pwede makausap. Dahil lang sa akin, sa sobrang homesick ko nga, naghahanap ako ng makausap. Kaya maaaring pag napanood nila ito, maaalala nila ito, na ako ang isa sa mga nakachat nila ng mga panahon. Yung shout out sa inyo, nakalimutan ko na kung ano mga pangalan niya. Eh, salamat at nakatulong kayo sa pagiging maiwasan ko yung pagka-homesick ng mga panahon na yon. At least, hindi ako nagkasala dahil nasa malayong bansa kayo. Pareho tayo nasa malayong bansa at hindi tayo nakita ni minsan hanggang sa nawala na tayo ng komunikasyon dahil na dumating na sa puntong pinaglinawan na ako ng pag-iisip na hindi naman talaga ganun kailangan pang magkaroon ng chat para mawala ang homesick. Although, admitted ako na katulong pa rin talaga yun, na hindi ka masyadong homesick pag may kausap ka. Kahit nasa chat kasi ang ating mga pamilya ay madalas walang panahon sa atin. Pero hindi naman natin sila masisi. Hindi naman lahat ng pamilya natin sa Pilipinas ay may wifi. Maliban na lang yung may mga sariling wifi din. Kasalanan na nila yun, hindi nila binibigyan ng atensyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Yung iba, sabi naman nila, talaga lang daw malandi. Ang iba naman, may kanya-kanyang dahilan dahil sa pera, financial. Dahil, aminin naman natin sa hindi, maraming OFW na ginagawa ang mga yun dahil sa financial na nakakatulong pag mayroon kang katuwang sa buhay dito sa bansang kinalalagyan mo, kahit papano. Dahil pag siyempre, shota mo na or boyfriend mo na, pwede mo siyang hingian ng tulong, financial man o moral, kahit papano. Kaya nga, yun nga lang, bandang huli, kasalanan pa rin talaga yan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya may papayo ko sana sa inyo, kung hindi niyo po sana masamain, eh kung kaya rin lang naman na hindi na gawin na magsuta o magboyfriend dito sa bansang inyong kinalalagyan, ay gawin niyo na ang tama nang naayon sa inyong naiisip. Pero kaya nang sinabi ko kanina sa una, may kanya-kanya tayong buhay, maaaring may kanya-kanya kayong rason, dahil may kanya-kanya tayong dahilan, nasa sa inyo pa rin po ang pagpapasya. At kayo pa rin po ang nakakaalam mismo na inyong mga buhay-buhay, o anong gusto niyo po mangyari sa inyong mga buhay.
ginagawa mo? Kung alam niyo pong sa palagay niyo masisira ang inyong pamilya, ay nasa inyo rin po ang kilos o aksyon, no? Para pag-isipan kung anong dapat niyo pong gawin. At may papayo po sa inyo, humingi po kayo lagi ng guidance kay Papa God, dahil tutulungan kayo niya sa pagpuo ng isang tamang desisyon. Dahil tayong lahat, saan man tayo naroong bansa, lahat ay makakayanan natin basta't kasama natin ang Panginoong Diyos. Basta't may Diyos tayo sa isip at puso natin. Dahil tayo, kung tayo bilang tao lang, magdidesisyon tayo sa sarili natin. Minsan, kadalasan na ay mali ang ating nagiging desisyon. Lalong-lalo na pag nagpapadala tayo, magpapadala lang tayo lagi sa ating mga sariling, pansariling emosyon o damdamin. Lalo na sa tinatawag nilang tawag ng laman o lust sa English. What? What the fuck? Paano masabi? Ay dahil hindi ko man nila lahat, karamihan sa ating mga lalaki ay madaling matukso pagdating sa bagay na yung tinatawag na lust. Doon talaga tayo mahina. Kaya wala tayong magagawa. Hindi, ang magagawa lang natin hindi humingi tayo lagi ng guidance sa Panginoon Diyos para tulungan tayong kayanin ng tukso o anumang tukso ginagawa mo dito bilang sa web. Kaya ako rin po yung nananawagan sa mga pamilya na may mga OFW. Kung hindi pong mapanood ito, huwag niyo po sana mamasamain na hanggat maaari po, pagkukulan niyo po ng pansin, unang panahon, ang inyong mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kahit isang simpleng chat po, ay napakalaking bagay na po yun sa kanila. Lalisipin niyo po sana lagi na kaya po nila ginawa yan, ay para din po sa inyo kung bakit sila lumayo at natiis at nagawa nila lumayo. At lahat ng hirap sa kabilang ibayo dito sa ibang bansa ay ginagawa at kinakaya nila dahil para po sa inyo yan. Kaya sana man lang bilang kapalit ay huwag nyo silang hahayaang, tulungan nyo silang huwag hayaang matukso sa kaparaan ng kailangan maging constant ang inyong komunikasyon. I-chat nyo siya hanggat maaari, araw-araw, gabi-gabi kung may panahon. Kahit isang beses lang sa isang araw, malaking bagay nila. Kung kaya mong gawing regular, mas maganda para hindi na siya makaisip hanapin ng mga hindi na siya magkaroon kaya rather ng attention at panahon na maghanap pa ng ibang attention sa ibang tao, dahil yun po ang magsisimula para siya ay matukso na maaaring hindi natin alam kung ano itatakbo ng kanilang buhay, na baka pagdating ng panahon ay makagawa pa siya ng kasalanan at mas ikasira ng inyong pamilya. Kaya sa inyong mga minamahal kong ka-OFW, hanggat maaga, alam ko pong lahat tayo, sa mga oras na ating tinatamasa, na mayroon tayong karelasyon, na masaya tayo, ini-enjoy natin ang bawat sandali. O, talagang masaya. What the fuck? Ang may nagmamahal, lalo na nandyan sa piling. Pero isipin po sana natin, na ang unang main reason kaya tayo nagpunta rito sa ibang bansa ay para po sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Although, kaya nang sinasabi lagi ng iba, ng ating mga kalalakihan na di baling mang babae basta't hindi pinapabayaan ang pamilya. What? What the fuck? Yes, tama yon. Pero kung talagang susundin natin ang mas pinakatama paroon, ay mas mabuti pa rin ang wala tayong inaagrabyado o hindi tayo ng bababae talaga at focus lang tayo sa ating pamilya. At least pwede ka rin magsaya bilang individual, pwede mo rin pasaya ng sarili mo. Huwag naman yung puro sa pamilya lang. Pero sana, kung kaya rin naman mag-enjoy ka na mag-isa, na kung maaaring may mga barkada, mga kaibigan, okay lang din, huwag lang yung magkaroon kayo ng intimate relation. Ibang usapin niya dahil maaaring makasakit ka ng damdamin ng iyong kapwa pagdating ng panahon. Dahil hindi habang buhay, ay patuloy niyong magagawa ang iyong mga ginagawa. Darating at darating ang panahon, mag-iwala rin ito. Oh my God! Wow!
ay papano na lang yung isa kong napamahala ng gusto. Kasi makakasakit kayo ng damdamin. Kung maaaring ikaw din ang masaktan ng damdamin. Kung maaaring worst, dumating sa puntong ang pamilya mo ang iwanan mo at piliin mo yung kasalukuyan, yung buhay na sa bago mong karelasyon. Ganun pa rin. Makakasira pa rin talaga. Ang sumatatalay, may masisira at masisirang buhay pa rin talaga. At worse nga, yung mismong sarili mong pamilya ang masira. Kaya sana po, kung kaya rin lang naman natin, iwasan at magbago. At dahil alam ko po, wala pong mga pagbabago sa atin, kundi ang ating mga sarili lang din mismo. Kahit sarili mong pang kapatid dyan, asawa o kakambal pa mismo, hindi kanya pwedeng turuan. Dahil tayo nilikha ng Diyos na may sarili, may kalayaan, ika nga nila, may freedom of choice. Ito may free will. Kaya harinawa, dalangin ko sa Panginoong Diyos na tayong lahat ay bigyan lagi ng tamang wisdom para makagawa ng tamang pagdesisyon sa ating mga sarili. Partikular na tayo mga OFW para hindi tayo maging palasak sa palatuntunan ni Idol Rapical po na laging nasisira. Bakit nga ba laging nasisira ang pamilya? At tigit sa lahat, huwag po sana tayo laging madalas magtiwala sa matatamis na salita. Dahil doon maraming naluloko sa mga matatamis na pananalita. Dahil wala naman talagang manluloko na hindi matatamis mananalita. Dahil kaya nga nakapanloko yan, dahil magaling silang manalita. Kaya bawat sana tao na makakausap natin sa chat man o sa personal, pag-aralan natin o huwag tayong lubusan magtiwala agad. Huwag tayong padala sa ating mga bukso ng ating damdamin. Na kahit minsan, totoo, aminin man natin sa hindi, talagang minsan, pag may mga taong ganun sa, na napapakita ng ganun sa atin, lalo't matamis manalita, eh madali tayong ma-inlove or madali natin siyang makadaanan ng loob ikaw. Kaya nga marami ang naluloko sa Facebook o Messenger na mga nagsimula lang sa chat-chat. O di ba naman ay sa personal talaga nagkakilala. Kaya maging matalino po sana tayo mga OFW para dumating sa punto na wala nang dumating sana sa punto na wala nang pamilya masisira ng dahil lamang sa tukso na tinatawag. Alam ko, kaya nyo yan, kaya natin ito. At kakayanin natin yan na malagpasan ng lahat ng pagsuko sa tulong ng Panginoong Diyos. Singiin sana natin lagi ang kanyang guidance para bigyan tayo ng tamang wisdom. Yan po ang masasabi ko at may papayo ko sa inyo. Sana po, huwag niyo pong ikakasama ng loob kung itong mga pinagsasabi ko. At ang sa akin lang naman ay pakasakali lang naman makatulong o mapulutan natin ng konting kalinawan ng pag-iisip. Yung mga sinasabi ko, although maraming magagalit sa inyo na baka sabihin nyo wala kayo, wala akong pakialam sa inyo mga buhay. Correct, tama, gaya ng sinambit ko rin kanina, na tayong lahat ay may kanya-kanyang decision sa ating mga buhay. Kaya pinauna ko na yun. Kaya nga po, ang sa akin lang naman po, ay nagbabakasakali lang po. Makatulong itong aking mga sinabi nito. Nasa inyo pa rin po ang pagdedesisyon. Harinawa, gabayan po tayong lahat ng Panginoong Diyos sa ating mga gagawin desisyon. Paano guys, mga minamahal kong ka-OFW at sa lahat ng aking pinakamamahal na mga viewers, hanggang dito lang kasi medyo napahaba na yata ang aking litanya rito. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig at panonood sa akin. Sana po, huwag po kayong magsawang sumubaybay sa aking YouTube channel. At huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At mag-like at mag-share, mag-comment rin po kayo kung ano po ang inyong mga suggestion. Open po ako sa inyong mga suggestion. Kung ano po ang gusto niyong talakayin sa ating mga susunod na video. Uli po, maraming salamat sa inyo lahat guys. Paki-share na rin po ng video na to. Bye-bye, hanggang sa muli. Good luck. Maraming salamat.